Kung meron kayong mga sirang mga USB na yung sa mga charger, pwede na rin gamitin para hindi na kayo bumibili. Yan na. Ito mga putol to, mga sira na. Hello mga katek! Welcome back mga kadibuli JT. Gagawa tayo ng DIY na pang-testing ng mga Bluetooth speaker. Yan, try natin para mas maintindihan nyo. Yung i-DIY natin yung galing sa USB ng mga defective. Tapos meron siyang mga alligator clip. Meron tayong positive tsaka negative. Yung pula, yung positive. Yung itim ay negative. Tapos meron tayong USB. Tapos try natin. Kung mapapansin nyo, umilaw siya. Yan yung ating i-DIY para mas makatulong din sa pag-repair nyo. I-check muna natin para mas maintindihan nyo. Range tayo ng DC. Meron pa rin naman sigurong hindi nakapanood din sa ating video kasi kukunti pa lang din naman yung views nun. Para kung sakaling maligaw sila, maintindihan pa rin nila, di ba? Sa pag-check nito, naka-range tayo ng DC tapos yung alligator natin, i-coconnect natin dito sa test prod para malaman natin kung may bultahe siya. Kung mapapansin nyo, di ba, pag pinatay natin, wala siyang bultahe na walang ilaw. Pag ilaw natin, yan, may ilaw siya na may bultahe. Ibig sabihin na may pumapasok na supply dito pagka good yung ating unit. Kung meron kayong mga sirang mga USB na yung sa mga charger, pwede na rin gamitin para hindi na kayo bumibili. Yan na. Ito mga putol to, mga sira na. Ito, wala na. Pinutol ko na. Ang gagawin lang natin dyan, nakuha lang kayo ng cutter. Yan. Yung plastic nito, yung pinakagoma, pwede natin tanggalin. Kahit paano yung mga sirang mga USB na charger ay pakinabangan na. Tatanggalin lang natin lahat yung goma para lumabas yung terminal. Yan. Yan lang. Okay? Ito lang yung ating kailangan. Dito sa terminal na to, kung mapapansin nyo to, no? Itong dalawang nasa dulo. Yan. Diyan lang tayo magta-testing. Kahit sa charger tayo mag-connect niyan po, pwede naman. Okay, susukatin natin yung bultahe. Re-range tayo ng DC. I-on natin para masukat natin yung bultahe. Ngayon, nasa DC tayo. Sina-check natin para malaman natin kung nasaan yung negative tsaka positive. Okay, ito. Tama yung polarity natin. No? Okay, positive 4.8 volts. Yung positive nga nandun doon sa dulo, yung negative naman natin nasa kabilang dulo. Kailangan natin ng dalawang wire. Yan, may pula tsaka itim. Tapos meron din dapat tayo ng alligator clip. Sa pagkakabit ng ating alligator clip, dapat magkalayo dahil baka magdikit eh. Pwedeng masira yung unit natin. Kaya dapat medyo malayo. Okay, puputulin natin dito. Okay, yung pula nito yung positive natin. Tapos yung black naman ay yung negative. Okay, ulitin natin dito yung negative, dito yung positive. Diyan natin kukunik yung negative, dito yung positive. Okay, inuulit-ulit natin para mas maintindihan, para yung sa mga nagsisimula ay matutunan o makagawa sila. Pagka newbie kasi talagang kailangan natin na mas mapaintindi. Kasi yung mga master, isang sabi lang natin yan, alam na nila yan. Okay, ito, kinabitan natin yung positive. Yung nasa dulong side. Okay, yung nasa dulo mismo. Tapos yung kabilang dulo naman na to ay yung black na wire. Yan natin kakabit. Okay, naikabit na natin. Yan, magkabilang dulo lang. Okay? Dito positive, dito negative. Tapos yung wire natin, dapat mas maiksi yung isa para hindi mag-short. Okay? Para hindi delikado. Ngayon, okay na tayo dito para masukat lang natin yung bultahe. Sukatin natin ngayon.
Ingatan niyo yung terminal, baka mag-short. Pwedeng masira din yung unit niyo. Raise tayo ng DC. Tapos, kukonect natin yan sa negative to negative. Tapos, positive to positive. Okay, yan, no? Normal na yung boltahin natin. Okay, dito sa mismong USB natin, tsaka sa wire, okay na tayo. Dun sa ilaw, meron tayong kailangan na parts, no? Yung resistor na 220 ohm. Tapos, tsaka LED. Kahit anong LED po, pwede naman, kahit anong kulay. Ang kailangan lang naman natin dito is malaman natin na may indicator light. Pagkabaguhan ka, para malaman natin yung positive tsaka negative nito, hakuha lang kayo ng 3 volts battery na. Okay? Kahit sa tester naman po, pwede rin kaya lang reverse dun eh. Para makuha natin yung tamang polarity, kailangan natin ng battery. Tapos, yung positive nito, tsaka negative nito, pagkatama ang polarity natin dito, yun yung positive ng LED. Yun. Okay? Pagka may binibili kayo nito yung mas mahabang terminal, ang positive. Pero pagka nagkamali naman kayo nakabit dito, hindi naman iilaw, hindi rin naman masisira. Okay, kailangan lang natin ng resistor. Iko-connect natin itong resistor na to dun sa positive. Okay, kinabit na natin yung positive ng LED. Nilagyan natin ng resistor na 220 ohm. Yan yun. Tapos itong kabilang side ay negative. Okay, meron kayong sinkable tube, balagyan nyo para safe. Okay, yung nilagyan ko ng pula, yun yung may resistor. Para hindi tayo malito lang. Okay, yung pula, mayroong resistor, yung itim ay diretso. Okay, safe na tayo dito. Pagka ikakabitin natin ito dito sa mismong USB, yan, color coding lang tayo. Yung positive, sa positive din natin lalagay. Okay? Sa pula, sa pula. Yan. Yung pula natin ay positive. Yan, may resistor yan, ha? Para mas maintindihan nyo, ha? Yun natin ikakabit sa may pula. Yan yung positive natin. Tapos yung itim, yun yung negative natin. Pagkasamahin lang natin dun sa wire din dun. Sa may USB. Yan. Okay, yan. Kinolor coding ko pa para mas maintindihan. Okay? Tapos pwede na natin i-check muna para malaman natin kung iilaw ba. Huwag natin. Tapos, subukan natin isaksak. Dapat iilaw to. Yun, oh. Okay na tayo. Tapos, pagka tinester natin to, dapat magkaroon ng boltahe. Yan. Okay na. Ngayon, para hindi ito mahugot, lalagyan natin siya ng glue stick, tapos lagyan na rin natin ng sinkable tube. Tapos lagyan natin ng sinkable tube. Yung sinkable tube natin, lagyan natin ng butas para doon natin ilalagay yung pinaka-LED niya. Yan, okay na siya. Nagkaroon siya ng indicator light. Ngayon yung ginawa natin dun sa nakaraan, yung gumamit tayo ng charger. Okay, para mas maintindihan nyo. Ito yung ginawa ko nung nakaraan eh. Okay, pagsasamahin lang natin yung positive to positive nito. Tapos negative to negative. Magkasama lang para magiging USB to USB.
Okay, ayan, may ilaw parehas, diba? Okay, ito yung magiging USB port natin na Type-A. Okay, ganun din yung ginawa ko dito. Kung ano yung ginawa ko dito sa kabila, yun din yun. Okay, tapos pagka tinesting natin ito sa mismong charger, yan, charger ng cellphone. Okay, tapos pagka sinaksak natin, ito pwedeng gumana. The Bluetooth okay. Device is ready to pair. Hindi sa lahat pwedeng gumana. Yung iba kasi pagka nakakita ng ganito, akala nila lahat pwede. Ito guide lang to para malaman natin kung may bultahe. Tsaka para mas mag-detect natin kung saan siya may problema. Okay?